magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Alvin Barcelona at kayo ay manonood ng The Feast Light. Ang The Feast ay isang pagtitipon ng Light of Jesus Family na pinasimulan ni Brother Bo Sanchez. Ito ay nagaganap sa lahat ng sulok ng bansa at sa buong mundo kung saan may pagtitipon sa pangalan ni Jesus at nakakaranas ng pag-ibig, ng pag-asa at pagpapalalim ng pananampalataya na maaari nyo rin maranasan at gawin pagkatapos yung manood sa pagbabahaginan o sharing ninyong magkakasama gamit ang mga reflection guides na ibibigay pagkatapos ng talk na inyong mapapanood. Simulan na natin ang ating feast sa ating panalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sangnilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpala, pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Welcome to Wilderness, the series that takes you on a journey through the book of Numbers. Can you lead the Israelites through the wilderness and learn the lessons of meekness and truth? In this series, you'll face challenges and obstacles, just like the Israelites did. But with regard and trust in God, you can overcome them all. Will you obey and choose the path meant by God, or will you follow the path of rebellion? The choices you make will determine your success. Join us for our newest sermon series, Wilderness. Together, let's explore the timeless lessons of obedience and God's unwavering faithfulness through the book of Numbers. Invite your friends and family and don't miss on this epic journey of faith. Join us at a feast near you. We are starting a brand new series. Ang title po ay Wilderness. Kaya sabihin sa katabi, welcome to the wilderness. Lessons and inspiration from the book of Numbers. Now, Coach JC, why is it called Numbers anyway? Bakit Numbers? Naku, baka mamaya ngayon pa lang, napapaisip na tayo kagad. Baka ang pag-uusapan natin ay algebra, trigonometry, multiplication table, o kaya math. But the reason why we're calling it Numbers is this. Because literally, the people were numbered because of those two times. No, in this book that we're going to read, in chapters 1 and chapters 26, God commanded Moses to take a census of all the people. Kaya ang tawag ay Book of Numbers. Pero ito yan. Ngayon pa lang as we kick off our series dito sa wilderness, very powerful yung message that we want to give to you. And I hope you're gonna bring this home. God is with you in your wilderness. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay mo, sa mga pagsubok mo. Kasama natin ang Panginoon Diyos. Amen? Our one big message and our talk today is God is with you in the wilderness. Pero bago natin ma-appreciate na yes, hindi ako nag-iisa, kasama ko ang Panginoon Diyos, tanungin natin, let's reflect on this. Ano nga ba yung wilderness? Diba? Ang translation niyan ay ilang or parang unfamiliar place, no? Unknown, kakaiba, hindi ka sanay. Kumbaga, ito ay isang bagay na out of your comfort zone. And maybe this is a representation of that, no? It can be like a desert place na hindi lahat ng pangangailangan mo agad-agad maibibigay sa'yo. So I want you to think of that. What is your wilderness? Ano yung wilderness na pinagdadaanan mo?
And maybe these are some of the photos that can actually represent that, no? Possibly, ang dami mong iniisip, so much in your head right now, overwhelmed ka. Baka yung iba, talagang matinding depression ang pinagdadaanan. Maybe you're going through tough times in your health. Meron kang sakit o may kakilala ka na talagang matindi ang karamdaman. Some possibly maybe in their finances, yung hinihintay na lang magsweldo. O kaya eto na, nangungulit na yung naniningil sa'yo. Tawag ng tawag. You're just so overwhelmed and challenged. Possibly maybe in your family, in your relationships. And the list goes on and on. And here, at least at the feast, we're given the opportunity to step back from that wilderness, get refreshed, ipaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa. Sama-sama tayo at kasama natin ang Panginoon Diyos. Amen? God is with us. God is with you in your wilderness. He has been faithful in our lives. Before I jump into the overview of the journey ahead of us, the adventure is so exciting. Ito, for those of you who are into journal writing, maybe you are part of our light group, o kaya you're part of a feast light, no? At maaring kayo as a family or kayong mga magkakaibigan for reflection and for sharing. Number one, have you ever prolonged your stay in your wilderness because of your stubbornness and lack of trust? Baka bumabad ka, friend. Baka tumambay ka pa doon sa wilderness. Bakit? Kasi matigas ang ulo mo or baka kulang ka sa tiwala kay Lord. Yan ang number one, ha? Reflect on that. Talk about it. Number two, have you ever experienced God accompanying you in your wilderness? Look back in your experiences. Sa mga panahon at pagkakataon na sinamahan ka ng Panginoon Diyos sa mga matinding pagsubok ng buhay. And in some way, you found a small pocket of Garden of Eden in your difficult situation. Sa kabila ng problema mo, merong liwanag. Sa kabila ng problema mo, may mga blessings. Liit-liit, pero pag pinagsama, you are still saying, Lord, thank you. I'm still alive. Lord, thank you. May pag-asa pa. So, reflect on those two things all throughout this week. And ito na. Since this is the first talk, we're going to prepare you for the journey ahead. And in this series, Wilderness, talk one speaks about the overview of numbers. Yan ang pag-usapan natin today. Talk two, how they prepared to leave Mount Sinai. Kasi yan po yung iniwan natin na discussion doon sa Book of Leviticus, yung closer. At diba, nagkaroon pa nga tayo ng special series on the garden na very much connected dito sa wilderness. Talks 3 to 7, their long journeys. Matagal po talaga. Kasi dapat, ilang days lang ang aabutin para makarating na sila sa promised land, yung lupang pangako. Pero it became long. At malalaman natin, madidiscover natin yan, kung ano bang mga naging dahilan. Talk 8, how they prepared to enter the promised land. After the long journey, ito na yung preparation sila para pagpasok nila sa lupang pangako. And again, I want you to think of this. Hindi lang to kwento ng mga Israelites. Hindi lang to kwento sa Bible. Makikita natin yung connection sa ating mga buhay. Life is a journey. Ang paglalakbay po natin, talagang may mga pagsubok, may mga ups and downs, may mga lessons na mga matututunan. And hopefully, in this wilderness series, we get to take advantage. Ano nga ba ang aral? Ano nga ba ang mensahe ng Panginoon ng Diyos sa kung ano man na season ng buhay ko ngayon? Alright? There are three main sections of numbers. How many? Three. The first one, the Israelites depart from Mount Sinai. Chapters 1 to 10. Pagdating sa second section, they walk through the wilderness of Paran. Chapters 13 to 19. And then, ito na yung section 3, they arrive on the plains of Moab, chapters 22 to 36. So if you deep dive into your Bibles, yan po ang three main sections ng Book of Numbers. Now, mapapansin natin, parang kapag
binabalik-balikan natin yung mga naging topics natin dito sa feast, di ba? Starting with the book of Genesis, Leviticus, and then now Numbers, hindi siya hiwalay-hiwalay na mga libro. Kung kayo po ay Marvel fan, just like me, pansinin mo, di ba? May pelikula, at yung pelikula na yun, hindi lang stand alone. Laging merong end credits, mid credits, o kaya merong mga Easter eggs na iniiwan, pero lahat ng mga yon, kala nyo, baliwala. Pero actually, connected yan dun sa mga next na mga movies. So, how is this connected? Doon sa ating discussion. Ganun din, as we look into Exodus, Leviticus, and Numbers, interconnected lahat sila. Kaya, when we look into this, sa Exodus, God delivers His people from their enemies, and they leave Egypt. They walk in the wilderness, they arrive at Mount Sinai. Yan po ang overview ng Book of Exodus. Now, Leviticus, they are at Mount Sinai. At di ba, naging discussion natin dyan yung iba't ibang mga rituals, yung mga rules, as they are being prepared, again, no, for their long journey ahead as they enter as well that promised land. And in the book of Numbers, they leave Mount Sinai, they walk in the wilderness, they arrive before the promised land, and God delivers them from their enemies. Napansin niyo po ba yon? Bros, sis, lahat konektado. At yung mga connection na yan, connect ba sa akin, Coach JC? Tingnan ng katabi. Sabihin mo sa kanya, connected ang story sa iyo. Hindi siya storya nung unang panahon, Old Testament. Up until now, it is still connected to our stories. Baka yung mga bagay na hindi natutunan ng nakalipas hanggang ngayon, paulit-ulit nating nagiging pagkakamali. And maybe we can learn, no, from their mistakes, we can also learn from their experiences. Let's jump now into the first, ito, chapter 1 ng Numbers, verses 1 to 2. I want you to read this with me as I read it aloud. A year after Israel's departure from Egypt, the Lord spoke to Moses in the tabernacle, in the wilderness of Sinai. On the first day of the second month of that year, He said, from the whole community of Israel, record the names. Can you repeat that again? Record the names of all the warriors by their clans and families. And here, bakit mahalagang sundin nila yung sinasabi ni Yahweh na i-record yung mga names? Take note, ha? This is the book of Numbers. Ito na ang connection in the book of Genesis. Chapter 22, verse 17. Read this with me together. I will certainly bless you. I will multiply your descendants beyond number, like the stars in the sky and the sand on the seashore. This were the promises of Yahweh to Abraham. Matanda na sila. Hirap magkaanak ni Sarah. Natawa pa nga si Sarah, imposible, may edad na kami, paano kami magkakaanak? Pero tingnan niyo to, ha? Everyone, look at me. Kapag ang Diyos ang nangako, hindi mapapako. Kung ano man ang pangako niya, tinutupad niya. And this is not just true for Abraham and Sarah. The same is true for each one of us. May mga pangako ang Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. At ang Diyos, tinutupad niya ang kanyang pangako. And that's why, sa paglalakbay natin, habang hinihintay natin ang katuparan ng mga pangarap na yan, here's my invitation for you. Let's grow our gratitude. Let's grow in gratitude. Let's continue to be grateful. Kaya nga, di ba may tinasabi na, count your blessings. Oh, dahil numbers tayo, number your blessings. I want you to do that with me. I'm gonna share with you some of the top of the mind blessings that I have. At habang sinishare ko ito sa inyo, kayo rin, think of ano ba yung mga blessings na ipinagpapasalamat nyo. Yung mga blessings na yan, pwedeng nangyari sa nakalipas na hanggang ngayon pinapasalamat mo pa rin. Pwedeng nangyayari ngayon and you're so grateful. Or, this is something that is still in the future pero ngayon pa lang, Lord, thank you in advance. Amen? So, I want you to do that, ha? Sa akin, top of the mind, I'm just so blessed kasi nakakapaglingkod ako dito sa feast.
kasama ang ating mga feast builders, servants. Palapakan natin ang Panginoon Diyos, no? For everyone who's making this possible. Yun yung una. Ngayon, currently, kung kayo po ay into sports, di ba? Regardless kung ano pong team ninyo, I'm just so blessed to see LeBron James and Stephen Curry together against each other. Kasi parehong legendary, tapos nakikita mo ang ganong kagaling. Hindi lang sila, pero yung mga team nila. Di ba? That's something that I'm grateful for. Yun yung isa sa mga nakalista sa akin. How about you? Third, lumabas sa aking Facebook na about years ago, I got to attend, no, yung isa sa mga event na pinapangarap ko with the person that I look up to, si Tony Robbins, number one, life and business strategist. Naka-attend ako ng event niya. And because of that, maraming nagbago, maraming realization sa buhay ko. So I look back with gratitude. Eto, kaka-declare lang, di ba? COVID-19 global health emergency over. Palapakan natin ang Panginoon Diyos. Pero paalala pa rin, ha? Na mag-ingat pa rin. No? But at least, dati-dati, di ba? Lockdown tayo, alam natin yung hirap ng pandemic. But now, it's over. But still, we are encouraged to be careful, be safe. And then, ito pa yung last para sa akin. 3 years ago, during the pandemic, ayoko lang magkulong sa bahay, maging safe. Alam nyo, nag-isip ako ng paraan para makapag-raise ng funds para sa Mercy Ministries natin. Ginather ko yung mga people that I look up to na mga speakers. Tapos, nag-start kami ng Grow Beyond Crisis Summit. And now, yung summit, kahit 3 years after na, it's now transformed into a book. Kaya I'm excited because that can still raise funds for our Mercy Ministries. Salamat sa Panginoon Diyos. Tanungin ang katabi, what are you grateful for? Anong ipinagpapasalamat mo? Di ba, ang daming pwedeng ipagpasalamat. Yes! Mahina ang sagot. Yes! Oy, pero aminin. Madaling pag-usapan ngayon, pero bukas, Monday. Do you say, thank God, it's Monday? Or pag binalikan mo yung mga bayarin, thank you, Lord, ang daming bills. Pag binalikan mo yung tambak na trabaho, are you getting this? Madaling sabihin thank you, pero kapag nandiyan na yung realidad ng buhay, we're being challenged to grow in our gratitude, to always count or number our blessings. Amen? Now, merong Hebrew word po for numbers, and it is actually this. Bam Midbar. Bam Midbar means in the wilderness. Kaya yun ang nating title po ng ating series kasi nga it speaks about in the wilderness. Now, let's go back into the scriptures sa chapter 1 verse 1 ng Numbers. The Lord spoke to Moses in the tabernacle in the wilderness. And you see, yung binasa natin na yon, maaring parang simple ang datingan, pero alam nyo, yung tabernacle tsaka wilderness. Pakiulit nga, tabernacle and wilderness. The tabernacle speaks about, it symbolizes the Garden of Eden. Tapos, sinabi doon na magkasama yung dalawa. It's actually two opposites, garden and wilderness. Yung garden speaks about God's blessing, the garden, but at the same time, nandun yung wilderness. Paano nangyari yung Coach JC? Pwede bang magsama yung ginhawa at saka paghihirap? Ito po yung buong message ng Book of Numbers. The central message of the Book of Numbers is this. God accompanies us in the wilderness. And of course, that speaks na sa kabila ng mga pagsubok mo, sa kabila ng mga problema mo, sa kabila ng pinagdadaanan mo, hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Panginoon Diyos. And that's why the Lord is inviting us to believe in this. That where God is, He brings the garden with Him. So kapatid, kung nasa iyo ang Panginoon Diyos, kung gumagawa ka ng efforts para mas lalong mapalapit ka sa Panginoon Diyos, kahit nasa wilderness ka, kahit tambak ang problema, kahit na-overwhelm ka ng precious anxieties na mga kinakatakutan mo, kung ano man yung worst, you can still declare that God is bigger than all of this. You will be able to taste the Garden of Eden in your wilderness. My invitation for you,
Let's continue to open our hearts. Kasi baka mamaya, nakafocus na lang po tayo sa lahat ng problema natin. Nakalimutan natin na marami pa rin blessing sa paligid natin. Huwag na tayong lumayo. Look around you. Kung nandyan yung family member mo, or at least being part of the feast family, these are blessings. Kasi alam mo, hindi ka nag-iisa. Magkakasama tayo. At kasama natin ang Panginoon Diyos. Amen? Muli, palapakan natin ang Panginoon Diyos, who is faithful and who is with us in the midst of this wilderness. Now, let me call to continue this talk, Brother Alvin Barcelona. Pag ako po, lalo kong gustong intindihin yung salita, kinukuha yung salitang ugat. Yung mga naaalala nyo pa yung root word. Ano root word ng wilderness? Ness? Makalimutan nyo na yung mga lesson nyo sa... There. Hindi. Ang salitang ugat po niyan, wild. Wild. Kailan lang natapos tayo sa special series natin ng garden? Sa garden, maganda eh. Lalo na yung mga plantito, plantita, maayos yun eh. Alam mo, mga halaman, mga bulaklak. Gusto po, naglalakad ka, more or less, alam mo yung ayos niya, kaya maganda. Pero pag wild, anything can happen. Ano ba yung wild sa Tagalog? Mabangis. Kaya halimbawa, may hayop na mabangis, may mag-iingat ka. Pwede kang biglang kalmutin, kagatin, sakmalin, kaya iingat ka. Versus na maamo. Pag maamo kasi, more or less, alam mo, didilaan ka pa niya, niyayakapin ka pa. Kaya yun ang pinag-uusapan natin eh. Yung wild, yung unpredictable, yung mabangis. Eh sa buhay natin, talagang di mo maiiwasan, dadaan at dadaan tayo sa mga mababangis. Minsan tao. Diba? Minsan, hindi ko alam. Sa trabaho nyo ba, mayroong mga gusto kayong kagatin, sakmalin, diba? Diba? May mga ganun. Tahol ng tahol, diba? Minsan kapitbahay mo, diba? Natahulan ka, ganun. Or mga sitwasyon sa buhay, akala mo, okay na lahat, Mayo. Alam niyo nung bata ako, excited kami sa Mayo eh. Diba? Kasi pag Mayo, bakasyon. Punta kami beach, sali kami liga, diba? May Flores de Mayo pa nung bata kami, nag-aalay kami. Ngayon, ano ang Mayo? Heat stroke. Heat wave. Sumobra, init. Tsaka noon kami, noon kasi nung bata tayo, yung mga kaedad ko, summer vacation. Ngayon may pasok pa. Kaya nakakalito eh. Kasi pagbagsak ka noon, summer ka. Ngayon pagbagsak ka, rainy. Kasi June, July yung bakasyon eh. Diba? Kaya, pag Mayo, pag Hunyo, so tuloy-tuloy, it's either sobrang init o sobrang ulan. Mabangis yan. Kasi hindi mo alam. Biglang lilipahin ang bubong mo, biglang... babaha, bangis. Eh, pero minsan hindi mo maiwasan yon. Dadaan at dadaan ka talaga sa kabangisan ng buhay. Yung iba nga eh, hindi ba? Sinasadya talagang pumunta sa wild. Kasi pwede din sa wild may adventure, hindi ba? Or minsan kasi sa wild, sabi ni JC, yung nasa ilang ka, nasa disyerto ka, minsan doon naman nagkakaalaman ng abilidad. Kung hanggang sa katatagal, makaka-invento ka, paano ka makainom, paano ka magbaon, paano ka tatagal sa iyong kakayanan, sa iyong lakas. So, talagang kinakailangan na dumaan tayo sa wilderness ng buhay. Ang big message natin ay ito, God walks with you in the wilderness. Kaya paulit-ulit ang mensahe nito, huwag kang matakot na dumaan sa mabangis na bahagi ng iyong buhay, may kasama ka. Kasama mo ang Diyos. Pero pwede din magtanong, ha? Anong tanong? Tanong nyo ano? Bakit pa kasi may wilderness? Bakit di na lang tanggalin yun? Bakit hindi lahat garden na lang? Hindi ba? Bakit kinailangang dadaan pa natin sa mga pagsubok at paghamon ng buhay? Ayan. May tatlong katotohanan sa wilderness.
There are three truths that we can draw from our talk today. Pero bago yan, babatiin ko din yung mga bisita natin ngayon. Alam niyo ba na may taga Eastern Visayas State University sa Tacloban City? Nasaan po sila? Dito pa sila, pinamumunuan ni Engineer, sino ba yun? Engineer Bongbong, Geodetic Engineering. Asan po sila? Taas nga po kamay. Welcome. Uy, ang dami nyo. Welcome. Ano po yan? Balikan kayo sa Leyte? Leyte po kayo? Oh, tapos, andito po kayo field trip? Andito po kayo para board exam? Oh, sige, mamaya na lang po tayo mag-usap. Pag yung mga first timer, nanyahan po namin yan, dasal tayo, tapos bigyan namin kayo ng souvenir. But let's welcome our brothers and sisters saan ito? Tacloban, Leyte. Uy, pagdalas ako noon yan, lalo na yung pagkatapos ng Yolanda. Mabangis talaga yun, di ba? Three truths about the wilderness. Truth number one, you're walking in your wilderness. Madalas nating madinig ito, ang problema pinagdadaanan, hindi tinatambayan. Di ba? Mga meme yan. Huwag mong tambayan ang problema mo, pagdaanan mo lang. Pero ito lagi kong dinadagdag dyan, ha? Pero kailangan mong pagdaanan. Huwag mong lalaktawan. Marami kasi sa atin ang mga panalangin natin, sana huwag na akong dumaan sa pagsubok. Tanggalin mo na yung problema kong yan. Oh, sino ba naman hindi nagdasal yan? Pero ito kasi katotohanan, eh. Habang buhay ka, dadaan ka talaga sa problema, eh. Dadaan ka sa pagsubok. Gusto mong mawala ng problema? Gusto mong wala ng pagsubok? Huwag ka na huminga. Bagay, mamamroblema nun yung mga maiiwanan mo. Pero habang buhay ka, bakit? Oh, ito, philosophy ito, theology ito, pero sa simpleng usapin na lang, may tatlo talang kasing pinanggagalingan ng ating mga problema at pagsubok. Three kinds or sources of our struggles. Number one, tao tayo, eh. Our struggles, our problems stem from the fact that we're human beings, imperfect. Ano ibig sabihin nun? Dadaan talaga tayo na magkakatagyawa tayo. Di ba? Magti-teenager tayo. Dadaan talaga tayo na magkakasakit tayo. Hindi ko po alam kung meron sa inyong ditong hindi pa nagkasakit mula nung siya'y pinanganak hanggang ngayon, kahit humatsing, hindi siya umahatsing. But because our bodies are limited and vulnerable, tatablan tayo ng tatablan ng sakit. Higit sa lahat, eh tulad nga nasabi ko kanina, kahit anong lusog, kahit anong inumin mo, hahaba ang buhay mo, pero sooner or later, mamamatay ka rin. Tingnan mo yung katabi mo. Ayoko sanang sabi mo sa kanya, mamamatay ka rin. Ha? May mga limitasyon tayo, eh. And our struggles, our problems come from the fact that we are limited. Simpleng-simple na lang. Madadapa ka, magkakasugat ka. Napahawak ka sa apoy, masusunog ka. Hindi ka naman superhero. Nagmahal ka, nasaktan ka. Parte yan ng pagiging tao. Pero ito, pangalawang pinagmumulan ng problema at pagsubok. Disobedience from God. Ay, talagang malaking bahagi o malaking rason ng ating mga suliranin ay simple lang. Ayaw nating sumunod sa Diyos. Eh minsan, ang Diyos, pinadadaan niya yung sinasabi niya sa mga magulang, sa mga teachers, sa mga doktor, sa mga pare. Simpleng-simple. Bakit matagal yung sakit mo? Eh kasi hindi ka nakikinig sa doktor mo. Eh baka yung doktor mong yan, ginagamit siya ng Diyos para sabihin, oh, na-bypass ka na. Ang hilig mo pa sa chicharon bulaklak. Ang hilig mo pang magiinom. Eh, sumusuway ka, balik ng balik yung sakit mo. O kaya,
ang pinagmumula ng problema ay yung di mo pagsunod sa tinig ng Diyos na malamang ay ginagamit niya yung tao. May problema ka sa pag-aaral mo, estudyante ka, bagsak ka ng bagsak. Simple lang, hindi ka nakinig sa teacher mo. Sabi ng teacher mo, makinig ka sa lesson niya. Sabi niya, gumawa ka ng assignment. Hindi ka nakinig sa nanay mo. Anak, gising ka ng maaga. Anak, matulog ka ng maaga. Kaya may problema ka. Minsan o madalas, ang problema natin, hindi tayo nakinig. Hindi tayo sumunod. Pero yung pangatlo, ang problema din, pinagmumula ng pagsunod sa Diyos. Ha? Sumunod na ako sa Diyos, nagka-problema pa ako? Oo. Kasi hindi madali ang sumunod sa Diyos. Ha? Lalo na sa mga panahon ngayon. Yung mga sumusunod sa Diyos, ang tinitignan parang mali. Mape-persecute ka, ma-ostracize ka, mababash ka pa nga. Kaya ang Panginoong Jesus mismo nagsabi, sumunod ka sa akin at pasanin mo krus mo. Hindi niya sinabing pag sumunod ka sa akin ay all of your troubles will vanish like bubbles. Kinakanta namin yan noon, nung bata ako eh. Akala ko pag sumunod ka sa Diyos, wala ka ng problema. Ay, hindi. Pag sumunod ka sa Diyos, nako, lalo kang susubukan. May mga problema pa rin. Kaya lang eto piliin nyo. May problema kayo na hindi ka sumusunod sa Diyos o may problema ka na sumusunod ka sa Diyos? Gets nyo? May problema ka na umalis ka sa Diyos o may problema ka na kasama mo ang Diyos? Ay, doon ako sa, kahit ako may problema, kasama ko Diyos. Mas may laban-laban ako. So yan ang pinagmumula ng ating mga pagsubok sa buhay. Kaya minsan o madalas, kailangan natin ng pagsubok eh. Tanong nyo, bakit? Sahin nyo ito ha, minsan kailangan kang masaktan para mawala ang sakit. Ha? Kailangan mo kong saktan para mawala ang sakit? Oo! Sino sa inyo sobrang sumakit na ipin na halos nabubulok na? Hindi ka na pinatutulog, hindi ka makakain, ang sakit! Tapos sabi ng nanay mo, nung ako bata kasi, isa lang ang solusyon yan eh. Itali mo na sinulid, lagay mo sa doorknob. Yung mga lang, papa may nagbukas. Eh ngayon, may mga dentista na tayo. Sasabihin sa'yo, ipabunot mo na yan. Ayaw mo. Ayaw mo ipabunot. Bakit? Ang sakit. O di tiisin mo araw-araw yung sakit niyan. Or, pumunta ka sa dentista, isang bunutan, tapos. Gets nyo? Ay, kasi magpumunta ako, dentista, o, sa konti lang ito, parang kagat lang ng langgam. Ay, laki ng mga langgam niyan, di ba? Ang sakit! Pero pagkata, Pus na! Minsan yan ang ginagawa ng mga problema, ng mga pagsubok. Sasaktan ka! Pero pagkatapos ng sakit, wala nang sakit. Gets nyo? Kung na-gets nyo nga, palakpakan natin nyo. Yan ang principle ng inoculation, ng mga injection. Sasaktan ka para mawala ang sakit. Gets nyo? Ayan. Ha? Parang nanay ko, pinapalo ako. Ang pinapalo ako nung bata, Mami, bakit mo ako pinapalo? Kasi mahal kita. Mami, huwag mo na ako masyadong mahalin. Ang sakit mo magmahal. Pero ngayon na-realize ko, kung di niya ako pinalo noon, hindi ko nalaman yung tama't mali, baka lalo ako nasaktan sa buhay ko. No, kaya minsan, ganun. Ha? To reach your God-ordained dreams, you must really go through suffering. Diba sabi nga nila, there no guts, no glory. No cross, no crown. No ID, no entry. Diba? Kailangan mo talaga yung krus eh, para ka makarating sa yung tagumpay. Ano yung sabi ko 2 Sundays ago? Most of the time, the prize that we're seeking for is in the problem. The blessing is in the burden. The gold is in the garbage. Diba kwento ko sa inyo? O ngayon, bayaran ng tax, diba? Galit tayo ng galit. Bayad ako ng bayad ng tax. Laki-laki ng binabayaran kong tax.
Pero bakit ka nagbabayad ng tax? Kasi kumita ka. Blessing mo yun eh. Ang nakita mo lang yung sakit ng nagbabayad ka, hindi mo nakita, kumita ka. Kaya malaki ang tax mo, malaki kita mo. O ngayon, dami ko na didinig palagi, kakapagod magtrabaho. Init-init, daming trabaho, daming. Hindi ba yung trabaho mo yung blessing mo? Naalala mo nung pandemic, wala kang trabaho? Lord, kahit ano trabaho, bigyan mo ako. Tapos wala kang ginagawa, mabaliw-baliw ka, nabubuwang ka na, wala kang ginagawa. Tada! Natapos na yung pandemic. Nagkatrabaho ka na, busy ka na, reclam. Lord, dami kong ginagawa, dami kong trabaho. Regalo sa yun eh. Answered prayer mo yun eh. Kaya tandaan mo, baka yung nireklamo mo, ando dun yung blessing. Kaya baka pag pinatanggal mo yung problema, tinatanggal mo yung prize. Are you getting that? Kasi talagang mas masarap ang tagumpay na pinaghirapan. Mga nanay, taas ang kamay, mga nanay. Madali ba nung nanganak kayo? Ay, halos mamatay-matay kayo niyan eh. Ah, nakita ko yung asawa ko nung nanganganak, talagang halos Ako talaga. Naalala ko yung nanay ko, ganito pala niya ako pinanganak, halos ibigay niya yung buhay niya. Pero dahil sa hirap na yun ng ina, yun ang dahilan, isang malaking dahilan, kaya mahal na mahal niya ang kanyang anak. Halos kapalit ng buhay niya yun eh. E isipin niyo yung panganganak, kadali lang, naglalakad, ay, nanganak ako, sige, pang 27 na yan eh, okay. Andali mong, di ba? Kaya nga dahil pinaghirapan ng nanay, 9 na buwan mong dala, bit-bit mo, hindi ka mapakali. Ha? Kaya pag lumabas siya, kahit ano pang mahal na mahal niya. Ha? Talagang dugo ng dugo, laman ng kanyang laman, pinaghirapan niya. Tayo din naman mga tatay, ha? Hihirap tayo sa trabaho. Dami, pero dahil dun sa hirap natin ng trabaho, lalo nating napapahalagahan ang pamilya. Kasi yung sabi nila, yung mga bagay na kukuha ng madali, wala masyadong halaga. Pero yung mga bagay na pinaghirapan, doon mo lalong bibigyan ng halaga. Yung mga estudyante dito, mag-graduation na kayo, baliktad na ngayon. Ngayon ang Mayo matatapos eh. Tapos graduation June. Ah, proud ka ba pag tinawag yung pangalan mo? Alvin Barcelona, tumanggap ka ng diploma, baka may medal ka pa. Pero alam na alam mo, lahat ng ginawa mo, copy-paste lang. Diba? Parang, pag pinaghirapan mo yun, nag-aral ka, nagsunog ka ng kilay, nakinig ka sa teacher, yung hirap na yun, yun yung premyo. Yung diploma papel lang yun eh, yung medal. Okay. Pero dahil may natutunan ka na pinaghirapan mo, eh kung lahat yung kopya-kopya lang, walang kahul. Parang nanalo ka ng basketball, ay, ang sarap manalo. Champion kami! Champion! Oh! Bakit kayo nag-champion? Ha? Hindi dumating yung kalaban. Diba parang hindi masyado. Kesa dun sa talagang dumaan ka ng finals, diba? Dumaan ka ng screening, tapos talagang tinambakan kayo, humabol ka, last 2 minutes, naka-3 points kayo. Ang sarap manalo ng ganun eh. Walang tunay na tagumpay na hindi dumaan sa hirap. Lahat ng totoong tagumpay nagdaan sa hirap. Bakit? Ang problem kasi natin, addicted tayo sa comfort. Gusto natin yung mabilis at madali. O mamaya, truth number 2 yan. Pero ang katotohanan, pain is the only way to get stronger. Stronger finances, stronger health, stronger relationships, stronger faith in the Lord. Kailangan dumaan sa pagsubok. Pag hindi, hindi magiging malalim ang pundasyon. Diba? Kaya nga sabi nila, do what you love and the money will follow. Diba? Sa trabaho, gawin mo yung masaya ka, ha? Dun ka magtatagumpay. Pero half-truth lang yun. Dahil itong totoo, ha? Ako, nagbibigay ako sa mga kumpanya, sa workplace, ito, ang totoo niyan, before you become successful, you will have to do a lot of things that you do not like. Hindi
ako naniniwala palagi na masaya ka palagi, kaya mo gagawin. O dapat masaya ka. Pero may mga bagay talaga, tulad bukas, sabi ni JC, Lunes. Mayroon talagang kahit mahal mo yung trabaho mo, pero ay, nako, Lunes na naman. Traffic na naman. Bangon na naman ng maaga. Pero pustahan, babangon ka pa rin, papasok ka pa rin. Kahit na hindi mo gusto. Bakit? You've got to do that thing. You've got to do things that you hate. Kahit sa sports, you've got to practice. Paparusahan mo sarili mo. Gigising ka ng maaga, tatakbo ka, pupush up ka, magja-jump rope ka, practice ka. Ang dami mong gagawin. Maaring hindi mo gusto yan, pero kailangan mong pagdaanan. Kailangan mong tiisin. Why? To accomplish anything great, you've got to go through massive amounts of pain. Eh tayo pa naman, talaga na-accustom tayo na lumayo sa pain. Until we realize it's pain that brings us to our prize. Ito yung truth number two. Kailangan din ng mahabang pasensya. Because the wilderness journey is extra long. Itong pinag-uusapan natin mula Exodus, Leviticus, Numbers, paglalakbay ito ng mga Israelita. Mula nung lumaya sila sa Ehipto, dinala sila sa lupang pangako. Alam niyo kung gaano sila katagal, di ba, naglakbay? Sabi sa Exodus 16:35, the people of Israel ate manna for 40 years until they arrive at the land where they would settle. Gabi, 40 years! 40 years! Alam niyo bang halos lahat sila hindi na nakapasok sa promised land, yung mga anak-anak na nila nakapasok doon, mga nangamatay na sila sa disyerto. Ang tanong, ba't ganun katagal? Ganun ba kalayo ang Egypt sa promised land? Hindi po. Alam nyo, ito nakakamangha. Kahit lakarin mo yung Egypt sa promised land, aabot ka in 11 days. 11 days lang. Ang iksi lang. Ang tanong, bakit umabot sila ng 40 years? Tanong nyo, bakit? Una, titigas ng ulo nila. Pangalawa, dinalisay sila, pinurify sila ng Diyos sa disyerto. Listen to this. The wilderness, the desert, is a place for purification. Doon nagkakaalaman. Doon lumalabas ang character mo. Pag may pera ka sa bangko, pag ikaw ay magandang kalusugan mo, ang dali mabuhay. Pero lalabas ang tunay na ikaw pag naubos pera mo. Lalabas ang tunay na ikaw pag nagkasakit ka. Lalabas ang tunay na ikaw pag nasubukan ka. At dun dadalisayin ng Panginoon. Kaya umabot sila. Here's the truth. The journey took long, not for logistical reasons, but for spiritual ones. Kaya pag pinapayagan ka ng Diyos sa dumaan sa disyerto ng buhay mo at tumatagal, may ginagawa sa iyo ang Diyos. Ito, lagi sinasabi ito ng mga preachers, it took only one day to get Israel out of Egypt. But it took 40 years to get Egypt out of Israel. Ano ibig sabihin? Pinupurgas ng Diyos ang kaisipan nila. Isip alipin sila eh. Ilang daang taon silang naalipin eh, para bang Pilipino. Kaya daw tayo ganito, ang dami mabuti sa Pilipino ha. I'm proud to be a Filipino. Pero marami din tayong mga sablay. Bakit? Eh 400 years ba naman tayo sa Kastila? 50 years tayo sa mga Amerikano? Ang daming hinuhugot sa atin. Ganyan ang ginawa sa mga Israelites. Hinuhugot, hinuhulma sila ng Diyos. Tandaan nyo, mula sa angkan na ito, lalabas si Jesus eh. Kaya dapat hulmahin yan. At ito pa ang katotohanan. Pag hindi mo natutunan ang tinuturo ng Diyos sa iyo sa disyerto, talagang magtatagal ka doon. Teacher po uli ako at maraming estudyante dito, simple lang yan. Pag di ka pumasa, uulitin mo yan. Uulitin mo yan. Kaya nga may summer, kaya nga may back subject. And in life, yan ang nangyayari. Ba't paulit-ulit ang sakit mo? Meron kang di ginagawa. Ba't paulit-ulit ang mga utang mo? Ba't paulit-ulit ang mga sablay mo? Baka meron kang nakakaligtaan. Ba't paulit-ulit kayo nag-aaway ng asawa mo? Ba't paulit-ulit ang mga anak mo na, hindi ko naman laging sinisisi, pero tignan nyo, baka kasi may tinuturo sa akin ng Diyos dito. Hindi ko hindi makita. Kaya again, the wilderness is a testing place.
And if you don't learn your lesson, the lessons will come back to you. Next, please. Yeah. Kaya sabi ni Elizabeth Elliot, a whole lot of what we call struggling is simply delayed obedience. Mayroon daw, ayaw mo magtagal ang iyong ilang, ayaw mo magtagal ang iyong wilderness, simple lang. Sumunod ka sa Diyos. Stop prolonging your wilderness journey by listening to God. At hindi mahirap makinig sa Diyos. Hindi mahirap. Tanong niyo, bakit? Kasama mo na nga siya eh. Kahit na nasa disyerto ka, sinusubukan siya, kasama mo siya. Ang kailangan na lang, madinig mo siya. Kaya ito yung huling lesson. Someone is walking with you in the wilderness. Huwag ka matakot. Lagi sinasabi. Kasama mo siya. Ito lang ang problema. Uulitin ko ha. Yan ang mensahe. Kasama mo ang Diyos sa pagsubok sa buhay. Kasama mo ang Diyos sa problema sa buhay. Ito ang tanong. Nakikita mo ba siya? Naririnig mo ba siya? Nakaramdaman mo ba siya? Ito yung uli kong kwento sa inyo. Two Sundays ago ata eh, ito yung gospel eh. Naalala niyo yung walk to Emmaus? Yung ang Panginoong Jesus ay namatay, tas nabuhay na siya, pero maraming mga tao, mga kaibigan niya mismo, hindi naniwalang mabubuhay siya uli. Kaya ano ginawa? Nag-uwi na. Naalala niyo yung kwentong to? Nung may dalawang disipulo, si Cleopas, tsaka yung isang disipulo na hindi pinangalanan. Ayun. Layo ng pinanggalingan yun. 40 years kayo makakarating dito niyan. Naalala niyo yun? Naglalakad sila, kasama nila ang Panginoong Jesus. Kilala nila si Jesus. Pero nakita nilang pinako sa krus, namatay, inilibing, ano sabi nila? Uwi na. Uwi na sila ng Emmaus. Bakit? Talo na tayo. At habang nung naglalakad sila, nakayuko sila. Ang lungkot nila. Uwi na tayo. Ano nangyari? Tanong niyo ano? Alam niyo kwento, di ba? Si Jesus na muling nabuhay, nagpakita sa kanila. Sumama pa sa kanila. Habang sila naglalakad, si Jesus na muling nabuhay, nagpakita. Tinanong pa sila, kamusta kayo? Abay, kung kayo ito, nagpakita sa inyo yung taong namatay, abay, bigla siguro, nagtakbuhan kayo. But... abay, alam nyo, naging reaksyon nila, dead ma. Sumagot pa sila, pero nakayuko, sabi nila, ikaw lang bang di nakakaalam? Sa balita, abay, viral na yun ah, di ba? Na yung si Jesus, ah, na inasahan natin ng buong bayang Israel na maging magligtas, eh namatay. Tapos naglakad sila. Lakad na tayo. Alas 4 na. Noong naglalakad sila, nakinig lang si Jesus sa kanila. Ito ha, ulitin ko sa inyo ha. Kasama nila si Jesus. Pero hindi nila nakikilala. So, posible pala na si Jesus kasama mo, hindi mo makilala. Lalakad sila. Usap sila. Kasi si Jesus, nasahan namin. Ayan, gano'n. Si Jesus, hindi namilit. Hindi niya sinabing, kayo naman, at ako na nga ito eh. Oh, hindi. Nakinig lang siya. Hindi mamimilit ang Diyos na makita mo siya. Huhugutin niya sa iyo. Eh. So, lakad lang sila. Tapos, nung tapos na sila magsalita, ang layo eh. Mga 7 miles ang lakad nila. Si Jesus naman na nagsalita, hindi niyo ba naalala nung buhay ang taong yan? Sabi niya, mamamatay siya, pero mabubuhay siya uli. Kinig lang sila. Hindi pa rin nila makilala, binibigyan na silang clue ng Panginoon. Hanggang sa nakarating na sila sa Emmaus, kakanan na sila, eh, Panginoong Jesus, di siya nakilala, naglakad, didiretso na ang Panginoong Jesus. Pero didiretso na siya, inaya nila. Woo! Minsan, yan lang ang sekreto eh. Ayain mo lang kahit konti ang Panginoong Jesus, dun magsisimulang makita mo siya ng higit. Kaya nung inaya nila, hindi nila kilala. Sabi nila,
Huwag ka nang tumedyo, magagabi na. Pumunta ka muna sa amin, sa bahay namin. Aba, eh si Jesus nga inaantay niya, ayain mo siya eh. Sumama siya. At nung sumama siya doon sa dalawa, pumasok ko sila sa bahay. Pagkatapos na pumasok sa bahay, umupo sila. At pag upo nila, kumain sila. Pineraso ni Jesus yung tinapay at nung binigay sa kanila at kinain nila, doon nila nakilala si Jesus. Sabi nila, si Jesus! Si Jesus! Ako. Kunwari lang ako si Jesus. At nung nakilala ni si Jesus, biglang nawala si Jesus. Yun yung, ting! Nawala. Pero sabi nila, sabi na nga ba, may nararamdaman na kami. Our hearts were burning while he was talking to us. May kutob na sila. Ilang oras ba naman sila naglakad? Kaya nung nakilala na si Jesus, nako, bumalik ka agad sila sa patutunguhan nila. Pero bago kayo bumalik, ayan. Ito muna tanong ko sa inyo. Bakit ang tagal-tagal nilang kasama, hindi nila nakilala? Samantalang sumunod sila dyan. Disipulo sila eh. Bakit hindi nila nakilala? Tanong nyo bakit? Oh, marami mga paliwanag. Ang paliwanag ng iba, baka doon nagbagong anyo na ang Panginoong Jesus. Kasi bagong katawan. Pero napaka-practical ng iba. Kaya hindi nila nakilala si Jesus agad. Ano itsura nila nung naglalakad? Masyado silang malungkot. Masyadong mga nakayuko. Eh, ikaw nga naman, kung nakayuko ka, talaga hindi mo makikita yung kausap mo. Pero bakit sila masyadong malungkot at nakayuko? Feeling na natalo na sila. Nawala na sila ng pag-asa. Kapatid, pag masyado ka nakafocus sa wilderness, sa pagsubok, sa talo, talo na, talo na, talo na, eto na yung premyo, nanalo na tayo, buhay! Hindi mo pa rin makita. Talo, talo, talo. Ay, nangyayari na, hirap ng trabaho, kakapagod, ang init, puyat tayo, walang bel. Eto na yung sagot, eto na, padaan! Hindi mo pa rin makita. Eh, hindi mo sila masisisi, namatay, malungkot. Pwedeng malungkot. Sabihin nyo, pwedeng malungkot. Huwag lang masyadong matagal. Kasi baka nandiyan dyan na yung sagot, hindi mo pa makita. Ito pa, kailan nila nakilala ang Panginoong Jesus? Kailan? Nung sila umupo, kumain. So bakit di nila nakilala si Jesus? Tanong nyo bakit? Gutom sila. Pagod pa. Eh, ikaw lang eh. Kung gutom at pagod ka, talo ka pa. Talagang kahit batiin ka, hindi na kita nakikilala. Gutom na ako. Kaya minsan gutom lang yan, tsaka pagod lang yan. Pahinga ka. Kumain ka. Huwag lang din papasobra, ha? Baka lalo mong dima. Kumain ka ng salita ng Diyos. Magpahinga ka sa presensya ng Diyos. Makikita mo siya. At magugulat ka, kasama pala natin. Noon pa sa buhay ko, hindi niya ako iniwanan. Kailangan ko lang huminto, magpahinga, kumain, at itaas ang ulo ko kaysa sa lagi nakayuko para makita ko si Jesus na muling nabuhay kasama ko. Kaya yung dalawa, nung nakita na nila, ang layo pinanggalingan nila, Jerusalem, gabi na. Ano ginawa nila? Bumalik sila at pinagsabi sa lahat, nakita ko si Jesus! Kasama namin siya sa paglalakbay! Pamalita mo lang, huwag pagalitan. Si Jesus nga, hindi namilit. Ikaw namilit. Palakpakan na po natin. Si Brother Christian, si Brother Nelson. Kasama mo si Jesus. Baka hindi mo lang siya nakikita. Baka hindi mo lang nakita. Tapos na. Al 4:30 na. Magbabayad na tayo overtime.
Palakpak na uli natin. Tayo tayong lahat. Hindi kakailanman nag-iisa. Lalong-lalo na sa oras ng iyong pagsubok. Lalo na sa oras ng kabigatan ng problema. Ang tanong lang, nakikita mo ba siya? Every step of our long journey, God is with us. Ang Panginoong Jesus, pinakita niyo sa atin yan. Galing ng writers ng Bible. Kasi siya din, 40 days sa wilderness. Tinukso pa nga ng demonyo, hindi ba? Pero nakita niya ang Diyos. Sinamahan siya ng Diyos. In fact, sinamahan pa siya ng mga anghel. The Spirit then compelled Jesus to go into the wilderness where he was tempted by Satan for 40 days. Let's just go on. He was out among the wild animals. Mababangis na hayop ang kasama niya noon. Pero hindi siya sinakmal, hindi siya kinagat, naging maamo sa kanya. Bakit? In fact, just for your biblical digestion, let's just go to the next slide, please. Ayan, yan yung sinasabi ni Isaiah, na kahit pa kasama mo ang mga lobo, hindi yung lobo, wolf, pwede kang makisama sa kanila kahit mababangis na hayop. Pero pagkasama mo ang Diyos, nothing will hurt or destroy you in His holy mountain. Alam niyo, Garden of Eden, mountain yun. Pinagdudugtong-dugtong natin lahat yan. Pero nasan ang Eden? Sinabi ko na noong retreat pa yan, nawala na ba yung Jardin ng Eden? Hindi na makita. Pero kung nasan si Jesus, tuwing nakikita mo si Jesus, nandoon yung Jardin. Kaya kahit ikaw nasa ilang, kahit ikaw nasa disyerto, makita mo si Jesus, kahit ka pagod, kahit ka nahihirapan, biglang magkakaroon ng Jardin. Kasi ang Diyos, hindi ka iniiwan, kasama mo siya. God is with you in your wilderness. He will create small Edens in your life. And remember this, though you walk through the valley of darkness, you will fear no evil. God is walking with you. Full trust and my full love. And I believe you will bless me more so I can give more. In Jesus' name, amen.
tayo'y manalangin. Sa ngala ng Ama at ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama sa Langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na kami muli mong tinipon at tinawag upang makinig sa iyong salita. Ipinapanalangin ko ang lahat na ngayon natitipon sa ginanap na Feast Light na ito. Itinataas ko ang mga panalangin, pangangailangan at mga pangarap ng bawat isa para sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang kalusugan, sa kagalingan ng mga may sakit, at sa anupamang mga kahilingan, puno ng pananalig at pananampalataya na ito ay ipagkakaloob mo sa iyong takdang panahon at pamamaraan. Nawa, patuloy ang maging pagtitipong tulad nito upang lalo ngang mabago ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan na regular na magtipon muli sa ating Feast Light at siguradong mayroong magandang mangyayari sa inyong lahat. God bless you.